inihahandog ng messengers of the Lord upang siya'y aking makilala. Si Kristo ang ating halimbawa, isang pang-araw-araw na babasahin mula sa kinasihang salita ng Diyos na nagpapakain sa iyong kaluluwa. Kapito ng Nobyembre, taong 2021. Ang natangi-tanging bayan ng Diyos na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Tito ang kabanatay 2, ang mga talatay 14. Ang higit na naghahayag sa bayan ng Diyos mula sa mga tanyag na relihiyosong katawan ay hindi lamang ang kanilang propesyon, kundi ang kanilang huwarang karakter at ang kanilang mga prinsipyo ng di makasariling pag-ibig. Ang makapangyarihan at nagpapadalisay na impluwensya ng Espiritu ng Diyos sa puso na isinasagawa sa mga salita at gawa ay naghihiwalay sa kanila mula sa sanlibutan at nagtatalaga sa kanila bilang natatanging bayan ng Diyos. Ang karakter at disposisyon ng mga tagasunod ni Kristo ay magiging katulad ng guro. Siya ang huwaran, ang banal at perpektong halimbawa na ibinigay para tularan ng mga Kristiyano. Ang pagtanggi sa sarili, kababaang loob at pagpipigil na hinihiling sa mga matuwid ay kabaligtaran ng mga maluho, mga gawi na nakasisira sa kalusugan ng mga taong nabubuhay sa masamang panahon na ito. Ipinakita ng Diyos na ang pagreporma sa kalusugan ay malapit na nauugnay sa mensahe ng 3 anghel gaya ng pagkakaisa ng kamay sa katawan. At walang masusumpungan na napakalaking dahilan ng pisikal at moral na pagkasira bilang isang pagpapabaya sa mahalagang paksang ito. Sino mang lumabag sa moral ng mga obligasyon sa usapin ng pagkain at pananamit ay naghahanda ng daan upang labagin ang mga pag-angkin ng Diyos tungkol sa walang hanggang interes. Ang ating mga katawan ay hindi atin. Ang Diyos ay may pag-aangkin sa atin na pangalagaan ng tahanan na ibinigay niya sa atin upang maiharap natin ang ating mga katawan sa Kanya na isang haing buhay, banal at katanggap-tanggap. Ang ating mga katawan ay pag-aari niya na lumikha nito at tayo ay may tungkuling maging matalino patungkol sa pinakamabuting paraan ng pag-iingat mula sa pagkasira ng tirahan na ibinigay niya sa atin. Kung ihahain natin ang katawan sa pamamagitan ng pagbibigay kaluguran sa sarili, sa pamamagitan ng pagpapalayo sa panlasa at sa pamamagitan ng pananamit na naaayon sa mga uso na nakasisira sa kalusugan upang maging kaayon ng sanlibutan, tayo ay nagiging mga kaaway ng Diyos. Humihiling sa atin ang Diyos ayon sa biyayang ipinagkaloob niya sa atin upang magampanan natin ang ating mga pananagutan. Dapat tayong tumayo sa mataas na lugar na inihanda para sa atin ng kaayusan at pagsulong ng banal sa gradong katotohanan. Isang maganda at mapagpalang umaga sa lahat.